Chief, hihingi lang po muna kami ng update dun sa Curtis resignation. Ilan na po ba yung nag-file ng resignation nila? Okay, as of yesterday, we were able to account more or less 500 to close to 600 as reported ng mga different regions, different units namin. Ang nagmo-monitor niyan is of course the TDPRM and bali en route, yung iba rito is en route na papunta rito sa national quarters because sila ang magko-correct lahat and then ipapasa yun dun sa five-man committee that will be formed by no less than our commander-in-chief. Chief, nabanggit nyo na ito ay voluntary. Yes. Then may mga kumalat na messages from mga innocent third level officers. Sila po ba, kung maimbisigahan nyo, malaman nyo kung sinong nasa likod, eh posibleng maharap sa kasong administrative? Most likely, yes, because sabi ko nga during my interview, innocent pala sila, then why don't they come up and join the call of SILG and then meron ding parang support ang ating presidente dito sa Cortes resignation, di ba? So if they are truly innocent, I think there's no reason for them to hide under the third level innocent na tag. Sabi ko nga, everyone is being challenged to submit their courtesy resignation. So it's a voluntary in nature, and this is an individual test of the individual character. So ang goal naman natin dito, yung sinasabi nga nila is, bakit yung kokonti lang, ba't kailangan lahat? Diba? So, why do we need to bring down the house? We are not bringing down the house. Ang ginagawa natin is ongoing investigations dun sa mga suspected na mga officers involved in the illegal drug trade. And parallel to that, we wanted na itong mga third level officers natin ay maklear sila because sooner or later they will be occupying key positions in the PNP. They will go up as generals. Some of them are generals already. And aangat pa yung mga yan. So we wanted na lahat ng mga third level officers is after this exercise will be under a clean slate. And definitely, ang goal natin dito is wala ng third level officer na may involve so that they will have a moral ascendancy dun sa mga second level officer na kung kami nga hindi nga kami na-involve, kung kami nga ay cleared kami. So there's no reason na ma-involve pa kayo sa baba. So ito yung pinaka-organizational objective natin to cleanse our ranks against any involvement in so far as illegal drug trade is concerned. Pero Chief, may kinakandak bang investigation against these mga alleged innocent third level officers? And magkakandak ba kayo ng loyalty check among yung ranks para kung may namumuumang hindi pagkakaintindihan? I think as far as the investigation is concerned, of course, binabalidate ng ating intel yan kung sino yung nagpakalat. And as far as the loyalty check, ako is, I am certain na mas marami ang iniisip ay yung maayos na serbisyo sa atin dito sa Philippine National Police. For me, I personally, I don't want to call it a loyalty check, but it's more on the propriety, the ethical way of every police personnel, especially our leaders, in conducting their day-to-day activities insofar as yung professionalism is concerned, yung mandate, yung mission ng ating kapulisan. So there's no need to conduct a loyalty check between senior officers. Good morning po, General. Hi, George. Good morning. Okay. Mainam po siguro sa inyo na namin madinig. Ano? May movement po bang nangyari sa leadership ng CIDG? Yes. There will be a change of leadership in CIDG today, actually.
Ronald, Director CIDG, Brigadier General Ronald Lee will be going up to Directorate for Intelligence as the deputy. So magpapalit po sila ni Brigadier General Romeo Karama. Magkaklase naman sila. What prodded? Ano pong dahil? Sabi natin na regular movement siguro with some ano some konting ano mga minor problem naman siguro na. So we still try to work despite siguro yung mga konting mga problema na hinaharap natin in so far as DCIDG is concerned. Pasensya na po kayo, uuri natin ko lang ah. Meron po kasi ako nakita ang papel, resolution pirmado ng mga general na sumusuporta kay General Lee. Nakarating po rin po ba sa inyo yung papel? Yes, as a matter of fact, yun kasi is, that is part of the sabi nating alternative courses na na ano na i-recommend sana natin because the reason bakit meron ganun is first is ito kasing movement na ito is matagal na dapat eh. Unfortunately nga si General Karamat medyo may mga inaasikaso pa siya ng mga ibang mga personal na problema. So we are just preparing na in case na hindi pa siya pwede. So we are we tend to recommend the Ronald Lee to remain as a CIDG director until ready na si General Karamat. Unfortunately, on the day that the ano the order will be issued kay General Karamat, so an unfortunate incident happened to the wife of General Karamat. But nevertheless, we asked him if he's ready to take the position. Sabi naman niya, despite nga yung nangyari sa misis ko, I am ready to ano. So we pursue with the ano with the turnover which will happen today. Salamat po. Thank you. Sir, next to ask questions raised, Ms. Bea Bernardo of PTV4, followed by Justin Punzalan of PTV5. Okay. Sir, next is Mr. Val Gonzalez. Justin po. Justin? Yes. Justin. Sir, good morning. Sir, sorry, maglilinaw lang regarding po dun sa courtesy resignation. Paano po ba yung magiging sistema nito, sir? Buo na ba, sir, yung 5-man panel? And mga nitty-gritty lang, sir, regarding sa ano po, sa process po. First is, I think may lumabas naman na, and I think one of the member ng 5-man committee was, I've seen in the news na si Mayor Benji Magalong. So, as to the other members, I am not yet privy or I do not have any idea kung natawagan na sila at inaccept na nila because sabi ko nga last week, there were 22 names that were submitted but it's not limited to the 22 names kung saan mamimili ang ating presidente. So, we have yet to hear kung nabuo na yung 5-man committee. As to the process naman, is very specific naman yung panawagan ng ating SILG. We shall focus on the involvement of the third level officers dun sa illegal drug campaign natin. So dun lang muna magko-concentrate yung committee para na nang sa ganun ay maklear na. Gaya ng sabi ko nga is, in the past, there were lists na up to now, may mga nasa active pa na hanggang ngayon hindi pa sila na-clear. So definitely, yun yung focus nung ano nung 5-man committee to determine the involvement of any third level officers sa illegal drug trade. Sir, next is Mr. Val Gonzalez of DCRH, followed by Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Val, good morning. Good morning po, General. Opo, aside po dun sa movement dun sa CIDG, meron pa ho bang ibang key positions sa PNP na palit, sir? I don't know if
na ibigay na yung movement last week. Yung ITMS, nag-retire si General Faman last Friday. So si Colonel Royales, Jeric Royales, took over the director of ITMS. And then the Maritime Group, the outgoing director, si Harold Tuson, will be placed on in a two-star position. So, ang mag-take over doon ay si General Baiting, the DRDA of Region 2. And then, ang pupunta naman sa na DRDA ng Region 2 ay si Colonel Maestrado, assigned sa APC Northern Luzon. And then the DRDA of Region 4B, ang pumunta doon ay si Police Colonel Martin Defensor, the former DRDO of PRO6, because nag-retire din si Brigadier General Rivera. And then for the DIPO Southern Luzon, ang pupunta dyan ay si Police Brigadier General Beli Tamayo, formerly the Deputy APC of Western Mindanao. So ang pumunta naman sa APC Western Mindanao as deputy ay si Police Brigadier General Victor Wanchakan. And then yung iniwanan ni Victor Wanchakan na deputy DICTM, may elevate si Police Brigadier General Alan Nazaro, at ang mag-exo naman doon ay si Police Colonel Jerry Protasio ng PCC. So far, yun lang naman ang movement last week and today. Thank you. Thank you very much, General. Good morning, sir. Good morning, Alfred. Sir, last week, you fully supported yung call ni SILG dun sa courtesy resignation ng mga third level officers. But you demanded na yung five-man committee must be fair, objective dun sa gagawin nila. The question is, how do you view the designation of former General Benji Magalong? Kayo po bang nag-recommend sa kanya? Honestly, he's part of the 22-man personnel, 22 na candidate dun sa five-man committee that we recommended. And we are happy naman na he was part of the five-man committee that was chosen by no less than our president. So, yes, we really demand the fairness as well as the professionalism of the five-man committee that will be formulated, because gaya nga ng sinabi natin, we are talking here of the career of senior officers ng Philippine National Police who worked very hard in the last 30 years or more of their service. That's why they also need a fair balance, as well as sabi natin na kailangan ay patas, walang politika rito, walang yung kung ano man yung mga previous na mga kung may kagalit man sila dun sa five-man committee na mapipili. So ilagay lang nila ng maayos, because we are talking here of the careers of our officers who are the future leaders of the Philippine National Police. Sir, last question. Sir, yung five-man committee, will it be replacing the National Adjudication Board? Kasi previously, during the time of former President Duterte, meron na tayong National Adjudication Board which validated the reported involvement of some officers in riots. And very possible na yung mga na-adjudicated before is kasama rin sa mga pinag-courtesy resignation ngayon, sir. Anong magiging stand natin dito, sir? Yes, Alfred.
Ayun na nga eh, di ba? The very reason that's why we recommended an independent five-man committee outside of the PNP and outside of the DLG. Because nakita natin na parang hindi nga na process lahat those who were in the list before. So there's also a doubt whether talaga bang adjudicated na itong mato. That's why we recommended na dapat by this time, pag clear ka ng five-man committee na to, there should no more question as bakit si ganito na clear. Kaya nga sinasabi natin is for those who know something about the illegal involvement, yung involvement ng sa illegal drug trade ng any third level officer is they are free to provide us the information so that the committee will be able to assess and evaluate the veracity. Kasi alam mo, ngayon pa lang umaangal na yung ibang senior officers natin dito dahil may mga kumakalat uli na si ganito ay nagne-negotiate na maklir si Mayo, yung mga ganun ba. So these are the things na huwag naman nilang bibiruin itong mga officers natin. Sabi ko nga, career ang pinag-uusapan natin dito. Kung may involvement and they need to provide us information, salamat. Pero kung huwag naman nilang guguluhin because kawawa itong mga officers natin na to. At they had been suffering since 2016 actually. Thank you very much. Thank you. Sir, next to ask question is Mr. Paul Montibon of SMNNI and the last is Ms. Chrissy Dimatulak of CNN Philippines. General. Hi, Paul. Morning. Good morning, sir. Balikan ko yung ano sir doon sa CIDG sa pagpapalit ng pwesto sir. May nabanggit kayo dito na ano na may counting problema. Pwede ko na wala na malaman sir kung ano yung binabanggit po ninyo na tinutukoy po ninyo na problema sa CIDG. Hindi, in as much as we wanted nga sana to wait for the promotion of Ronald Lee bago siya mailipat. So, yun yung isang problema doon na kon. But, siyempre, we have to abide by the discretion of a higher authority. Anyway, sabi ko nga kay Ronald kahapon, the other day, we'll try to line up you doon sa next na transition. Kasi may mga magre-retire naman ng March. So, we hope that he will be given another two-star position para nang sa ganun ay ma-promote din siya. Ronald is a very good officer, very professional. But sometimes, sabi ko nga is, we need to move and we need to be professional kung ano yung sinasabi sa task is. Sunod lang tayo. Sir, paano po yung sequence pala no, doon sa courtesy resignation natin? Paano yung sequence ng proseso? Sino-sino yung priority ba sa proseso ng current officers ba? Tapos di ba may binanggit tayo na babalikan natin yung mga past generals? Tama po ba? Yung mga past generals kasi yung iba retired na eh. Retired na. Yung mga present generals na kung meron man, they'll be part of the personnel that will be evaluated and assessed. That's why sabi ko nga is lahat yan isasubmit natin yung kanilang application. So as they come, kasi kung minsan hindi natin maiwasan yung iba is siyempre they need to talk also to their family, to their wife, to their children. Kahapon nga sabi nga ni Father Jason eh, nagulat sir yung mga kamag-anak ko eh, bakit pati ako nagsasubmit? Pare ako, involved ba ako sa drugs, di ba? So yun yung mga kailangang i-explain na there's a call, there's a challenge, so we need to respond regardless kung ano yung position mo. And sabi ko nga, if you are confident that you will be cleared, so why don't you submit yung courtesy resignation? Para sabi ko nga is once and for all, magkaroon na ng closure ito. Hindi pwedeng maya't maya mo, yan ang isisingil sa'yo, lumalabang ka na ng 3-star position or GPNP, biglang kakalkalin yung mga record mo nung kapitan ka. These are unfair to
to our officers. And alam ko na it happened and it's happening in the past. Nakakalkalin yung ano. So, na-promote na siya na general eh. Na-promote na siya na colonel eh. Bakit mo babalikan yung kanyang record nung siya ay tiniente, nung siya ay kapitan? So, these are the things that we really need to iron out. Na itigil na natin ito, yung ganitong mga mudslinging. Because lahat naman tayo ay gustong mag-servisyo sa PNP. So, we give it to the decision makers. Sino ang pipili nila sa mga specific na positions na ina-aspire ng bawat isa? Sir, kumusta na lang yung assessment ho ninyo sa buong hanay po natin ng kapulisan matapos itong courtesy resignation deal ng DIRG? Kumusta yung atmosphere ng Philippine National Police ngayon? Of course, the atmosphere, ano, as I see it, di ba? Because I visited Region 3, I visited Region 4A over the weekend, and I went to PNPA. Eh, maganda naman ang kanilang, ano, very receptive naman sila. Because ang sabi ko nga, siguro sabi ko, kung hindi ako concerned dito sa PNP, all I have to do is just relax during my last 3 months of service. Pero kailan natin uumpisan ito? Whether marami o kukunti, dapat umpisa pa lang ay tapusin na natin itong laban na to para yung mga nagbabalak or baka may influensyahan pa later on na sumasaw dyan sa mga involvement nila sa drugs ay matigil na or hindi na nila isipin na ma-involve pa. Because I have always been telling everyone, pagdating sa droga, ang PNP dapat is no-no yan. Kahit na anong klaseng ano, wala kang justification dyan. Bakit ang police ay nai-involve sa droga except yung sa pang-aaresto ng mga nagbebenta o nagtitrade ng illegal na drugs? Sorry, last na lang. Ilang buwan na lang po ay magtiro na po tayo. Yes. Sir, are we also aiming as part of the legacy na sabihin natin na before you retire, meron lalabas na mga generals or colonels na talagang mapapatunayan natin na involved sa illegal na droga? I leave that to the five-man committee. I leave that to the five-man committee. Ang sa atin is we started a crusade because we believe na no PNP personnel from the different levels of the ranks should be involved, sabi ko nga, in the use, possession, manufacture, trade, and sale of illegal drugs. Kasi yung moral ascendancy natin to go against sa mga kalaban natin sa pinagbabawal na gamot ay mababawasan o mawawalan ng tiwalang taong bayan kung nalalaman nila na may isa o dalawang member ng ating kapulisan na involved dyan, more so kung official at senior officer. Sir, good morning. Sir, ilan pa po yung ina-expect natin na resignations? Kung accurate yung accounting namin as of yesterday is almost 500, almost or more than 500. We are still expecting around 456. Kung 500 na yung na-account natin, mga 456 because 956 ang inaasahan natin na magsasubmit ng courtesy resignation. Sir, yun nga, it was mentioned na ilan months na lang is retired ka na. Sir, kapag nag-retire ka ba, kasama ka pa din dun sa investigation, sir? Definitely, hanggat hindi ako nakli-clear. But, ano yan eh, kasama ka sa pagkli-clear, and then pag nag-retire ka, di-retired ka, but it does not limit naman the committee if they see na there are probable charges against me as far as yung involvement ko sa illegal drug is concerned, they can always file naman. Sir, just to clarify, sir, yung screening process. Sir, let's say yung iniimbestigahan is isang general. Sir, pati ba yung record niya bilang colonel back when he was a colonel is iimbestigahan din? Siyempre, sabi ko nga is ano yan eh, from third level yan eh. We are investigating yung third level na ano. Diba? Ang ano lang dyan is kung nung kapitan pa lang siya ay ano siguro is for the appreciation na lang ng ano yan na para bang
o nag-umpisa ka ng kapitan, eh, hanggang ngayon pa ba hindi ka pa tumitigil? Ibig sabihin, several chances na napagbigyan ka or na ano, eh, hanggang ngayon hindi ka pa tumitigil. Kaya nga sinasabi natin, this time, dapat meron tayong awareness campaign even sa Philippine National Police na bantayan natin yung mga tao natin na hindi sila dapat na-involve sa ano sa illegal drug trade. Dahil once we tolerated yan, lahat tayo may responsibility and accountability sa mga tao natin as commanders or as body or as ano yan, as a fellow worker. Dahil from the very start, alam natin na bawal ang droga sa Philippine National Police. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, any rank, pag nag-positive ka sa drug test, dismissal ang iyong aabutin. Dahil this is a continuing na process. Eh. Until you retire, dapat hindi ka dapat ma-involve sa drugs. Kaya mapapansin nyo is, pag nag-positive ka sa droga, sa drug test, no questions. Aantayin lang yung proseso, but definitely you will be dismissed from the service. Sir, so ibig sabihin, sir, kapag tinanggap ng five-man or tinanggap ni President Marcos yung resignation, ibig sabihin, pati yung benefits nila, sir, is forfeited na rin? Not immediately, kasi nga, may proseso nga tayo dyan, eh, di ba? Na tinanggap, papailan ka ng kaso, ang pinag-uusapan na niya, di conviction eh. Mawi-withheld yung kanyang pension kung may kakaroon siya ng pension. Pero may tinatawag tayo kasi nakali yung commutation of accrued leave. Wherein yung leave credit mo, na mo-monetize yan eh. So yun, matatanggap mo. Pero as far as yung mga lump sum mo is concerned, definitely naka-withhold yan hanggang sa ma-clear ka ng korte. Sir, last question, sir. Sir, assessment naman sa Nazareno, sir? So far naman ano bali peaceful naman ang pagkandak ng translation natin this year. So yung sinabi ko ay 5,000 plus na madideploy plus 3,000 plus na force multiplier. So I believe aware pa rin ang ating mga tao to observe yung protocol pa rin na pinapairal natin. Dahil hindi pa tayo totally cleared dun sa pandemya na hinaharap natin. So I hope na yung mga mag-attend dyan sa proseso na yan, sana ay maging observant pa rin sila sa mga minimum protocol na pinapatupad natin. And also, panawagan din natin, this is a religious activity. Sana naman huwag nating haluan ng mga mandurukod, ng mga salisi, di ba? Baka magalit ang Diyos sa kanila, di ba? So please, huwag naman diyan sa activity na yan gagawa tayo ng kalokohan. Thank you, sir. To our GPNP, sir, thank you. To our TDC, thank you. To our media friends, thank you. That ends our press briefing for today. Mabuhay po tayo.